depende kung may kasama. Kung maganda yung rotation. More importantly, so si Get Me Out yung nasa Sand King. So like, he will be playing that support role. Oh. So important ang rotations niya early game to keep the Shadow Fiend in fighting shape. Ah, oo. Tama ka dyan. Eh, alam mo, ang Shadow... Hindi, pero kahit naman machugi ang Shadow Pain, alam natin ang lakas ng Shadow Fiend, ang lakas ng isang SF, eh, kahit mapugo siya na mapugo, makakaabol at makakaabol yan dahil mas mabilis ang kanyang farm. Yep. Because of the Shadow Rays. Yappy, Ballers, tama ka dyan. Para kay Silence to make sure that the Shadow Fiend has those stacks to fall back on. Correct ka dyan, parang Swarlimax. So, eto na nga mga kaibigan, this is it! The finals! At bakit hindi ako mali ang... Ay, ang ganda ng camera, mga kaibigan. So, eto na. Papakita natin. Here we go. Pakilala na natin ang mga tropa pips ninyo. Para sa side ng Hybrid, it will be Godfather as the Shadow Shaman, si Huge as the Omni Knight, si Kim Elizabeth as the Queen of Pain. Anong pangalan to? Non si... Non ni Nisite. Si Domine. Domine na lang. Si Domine as the Lone Druid and the... Si Mr. Manoy at 21. At... 21 years old siguro na siya. Bounty, anyway, as the Bounty Hunter. Pakilala mo yung kabila, bestie. Side ng Flexi Laptop, that is Get Me Out on the Sand King 2K MMR Warrior again on that Venomancer Doggo mentality. Dog. Doge. Doggo. Doge. That. Silencer grilled on that Earth Shaker. At tsaka si Somnus. Ang si Grilled. Ang may idol kay Maybe. Oh. On that Shadow Fiend. Tignan natin kanina, medyo Maybe-esque naman yung galaw niya. Tama ka. Let's see if we can... Kaya niyang tapatan ba? Malay mo naman, di natin alam. Kasi nga, dito sa Omen by HP Esports Tour, hinahanap natin, yung mga... Next big stars. Aspiring esports athletes, bestie. Tandaan mo yan. At tanda mo, bukas na bukas din, meron pa tayong laban. Dire-direcho yan, bestie. Hanggang September, every week. Iba-iba ng lugar. Next, bukas ata, sa saan tayo, Direk? CDO ba? Kasi nakita ko yung mga, ano natin, na mga tropa pips natin, nag, we're going to CDO, Cagayan de Oro. Baka pali-palin natin si Manjin dun. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Mahalan nyo. Pero, bestie, narinig ka. Poprotektahan yung Shadow Fiend dito. Oo nga, narinig. Yan. Pero nandiyan din yung Gwanda. Inuna yung deny, imbisa normal, besi. Tama naman. Nakinig silang dalawa sa atin. Nandiyan nga yung Sand King tsaka yung Bounty Hunter. As expected, beautiful analysis. Beautiful analysis. Hindi, kasi pupuguin talaga yung Shadow Fiend eh. Yeah, kasama naman. Kasi madali siyang patayin. Malambot siya. Wala pa siyang damage kung wala pa siyang souls. Majinada lang siya ng isang beses, super slow. Tapos with the shadows... Shadow Strike ng QOP. Yung Chane, real. Tapos, malakas din yung normal ng QOP in the early game. Biro mo, kuchilyo binabato niyan eh. Kuchilyo? Tapos si ano, si Shadow Pin, ano yun? Fire, soul. Oh, soul. Soul, tinatapunan ng soul. Tinatapunan ng soul. Naku, mahirap yan pag tinapunan mo ng soul yung ano. Ang isang tao. Naku po, eto na. Ang ganda ng rotation. Ang ganda ng rotation naman dito, mga kaibigan. Si Huge was able to kill the 2K MMR Warrior. And big, big kill kasi... Naka-Degen Aura ba? Yeah, there we go. Kaya naman pala. Degen Aura plus the Orb of Venom. So, maski may slow ka, may slow din ako. Super slow. Ayun na nga, kakasabi lang natin. Paring Swirly. Hybrid Kim Elizabeth getting an off-cam, a one-on-one kill sa SF dito. And look at that. Level 2. Shadow Strike very early on. I like this build, especially in pure one-on-one matchups. It really gives you the advantage. Attack speed slow, movement speed slow, plus the damage over time. Tama ka. Hi, Nakyo. De, pero SF, mahirap to kapag ito na. Level 2 against a level 4 against a level 3 bestie. Actually, kaka-level 3 niya lang. And naka-hasted. De, pero nandito na yung Sand King. Nakaramdam na ulit ang Sand King. Sabi ng Sand... Gondar, nakasunod lang din. Nandiyan lang siya. Sabi ni Get Me... O, yan o. Shinado Strike Jutsu na. Chinachani-chani. Kumain ng puno, mga kaibigan. Nagtanim ng puno at kinain ng puno. Ganun, very wise. Ano naman, parang... Ano ba yung tawa? Self-sustaining... Self-sustain. Economy. Oh, ay, kita. Kita yung Gonding. May sentry ward. Beautiful sentry ward. Alam na yan ni Gondar. He will likely... There we go. Oh wait, that is not a sentry ward. Hindi alam, hindi na nakita nung tinanim eh.
bestie ko. So, you know, dalawang aggressive, dalawang sentry wards para lang sa Gondar for the side of Dire, one on the middle lane and kailangan one nila protektahan on the top lane. Yeah. So kailangan nila protektahan yung Shadowfiend kasi yan yung mag, yun yung ultimate position one nila. Kasi lahat sila dito ay ultimate dependent. Wala silang right click in the near future bukod sa silencer na pwede, sige. Maybe, pero that is a support silencer, so unlikely na mangyari. Pero nagtatanong dito si Matt 3D kung ano nang naglalaban. This is a flexi laptop versus hybrid. Hybrid. Support silencer ba, bestie? Or wala support silencer yun. Wala pa siya, 0-0 pa yung silencer. Oo nga, ano? Oo nga, well, Venomancer, di naman yung sinusupport. Wala pa siyang item, oh, nakahubad talaga. Nagsasabi ko. Pero bestie, yung SF dito parang natatalo na sa last hit. De, well, kaya pa naman. Slightly, slightly. Slight, isang wave. Mm. Isang wave, pwede na. Pero pag nag-level, sa nag-level. Pero ubus na ang, ano, restorative items dito. Pero that, I think that was the bottle flying in. But I think dito, si Sand King. Smoke up. Walang idea dito ang Queen of Pain na nandiyan niya. King versus Queen. So, oo nga, no? King versus King ng Sun tapos Queen ng Pain. Oo, oh, diba? Kakaibabe. King beautiful of analysis, parang Swirly. Biruin mo yun. Uy, naku po. One! Oh, three hits pa. Hindi kulang. Not enough for efforts natin na. Big up sa Shadow Strike. The Shadow Race. Dalawang Shadow, mga kaibigan. Sino mas malakas na Shadow? Abot ba yung third race? Hindi! Nandito na sa kabila ang Gonding. Normal, normal lang. Good tanking of the damage para sa Sun. Sa Gondor. Kasi kung hindi siya dumating, maybe they could have killed gone, the QOP. For the Queen kung the third Shadow Raze was there. Hindi, cooldown ba yung Barrow Strike? Feeling ko hindi abot yung Barrow Strike. Level 2. At least, you know, full zoning out para good, space. Good assist. That's a good assist. Yung mga little things. Yung mga don't show up on the stat sheet na tama, galawan. Tama. Mga ano, mga saktong-sakto lang, tamang tamang MVP. And magaganda binibigay ng Gondar dito, ha. Oh, pero yeah, ako na anuhan siya. Go down to the na-cursing, silencer, cursing to the naked silencer. Oo. Oh, oh. Walang items si silencer. Nakapatay pa, binato ng fidget spinner, parang Swirly. Matt 3D, this is the Omen by HP Esports Tour. Naglalaban dito ay Flexi Laptop. Mga new breeds to, bestie. Mga new bloods. Mga bagong players to, mga to. Oh, aspiring. Uy, nakaisa! Nakaisa na naman dito, mga kaibigan, si Manoy at 21. Pero tingnan natin dito yung normal nila. Si Togo Mentality, the Degen Aura is real and Degen. Hindi ka makakatakbo. Bukod. And the heal bomb. So there we go. Kanina nagtataka tayo sa Omni Knight tech na ito, pero ngayon, it is working out beautifully. Ba't ka makakatakbo yung silencer? Bukod sa may Degen Aura na siya, paring Swirly, nakaano pa siya, pencil skirt? Hindi ka makakatakbo sa pencil skirt, bestie! Oo nga, alam mo naman, sabi nga nila, fashion over... Oo, ay, hindi ko alam. Di ba may parang fashion over some practicality? Practicality. Si silencer, naka-pencil skirt, alam ka naman, makatakbo ng mabilis yan. Naglalakad lang eh, no? Oo, kaya nga naglalakad lang yan. At ayan, mga kaibigan, si Godfather. Tinali ang baka, mga kaibigan. Gagawing longganisa. At ayun, kinoryentan. Nambabato ng tinapay. Uy, grabe, binagyan ng pechay. Oh, the root from the bear was enough. Was enough. Buti nakapag-root. At ayun, in the mid lane. Tinan mo naman yung efficiency na yun. Naka-shrine na sila. Hinil niya pa si Gondar. Hinil niya pa si Gondar. Double heal. Teamwork makes the dream work. Sabi nga ni Usher. Ang ganda naman ng rhymings. What's gonna work? Teamwork. Diba? Sabi nga ng... Usher nga yung nagsabi ng teamwork. Hindi, may nagsabi din nun yung ano, Wonder Pets. Ah, meron pa? Meron pa. Iba. Iba. Doon kinuha ni Usher iba yun. Iba talaga ang mga wordplay. Wordplay, multi... bars and another one off-cam kill. Ang galing ng cameraman, mga kaibigan. Oh, ito, medyo lag ng onte. Hindi, natatawa pa siya sa sinabi ni Usher. Natatawa pa siya sa sinabi ni Usher. Oy, pero nawala bigla in the bottom lane. Ayun, nag-asim. Yun ang tinatawag na nag-asim. Nag-asim ng onte si si Laber. Si Don't ay, naku, pero may repel, mga kaibigan. Tingnan natin dito, normal na lang siya dito. Aabot ba ang kanyang heal bomb? And wow, this at 21 guy, sulit na sulit. Hindi pa siya level 6. What if may bounty? Kung may track gold. Kung may track gold na yan. At and beautiful fade.
Yeah. Para hindi siya mamatay doon because kung tumama nga yan, patay siya doon. Patay din siya. Pero gandang ganda balance ng tanking ng Omninite at ng Bounty Hunter. Oo, no, bawi ano lang saluan lang sila ng normal. Si Omninite talaga ang baba pa ng buhay ni Omninite. And with the blink getting that regeneration, kaya niya patayin 'to and buti na lang kamo na dodge niya yung Shadow Strike with the Sandstorm. That could have been a kill, especially na may regeneration siya. Hindi siya mahihiya gumamit ng spells. Kahit walang wave, kaya yun. Habulabulin siya ni Chaniin eh. May damage yung ano eh. Makati yung damage nung illusion. Double Null Talisman. Threadsal is up. Well, usually pag ahead, this could have been a hand of Midas. Best he's playing smart. Pero medyo disaster to for the Shadow Fiend ah. Kailangan makapag-stacks agad to para na Swarly. Tingnan natin, Bessie, kung may stacks available ang Shadow Fiend. Direct, patingin nga po ng mga neutral camps. Kung may stacks. Direct Leki. So, walang medyo ancient. Walang ancient sa left side. Siya na mismo nagsa-stacks. He needs to try his best. Kasi kapag lumabas yan at may pa-baby wave yung QOP. Wala. Wasak yung buo niyan. Ayan na nga oh. Here we go. Here comes the Shadow Strike. Normal part 1. Nasa likod yung sand. Yung ano, courier ang inuna, mga kaibigan. Sobrang aggressive from the Queen of Pain. Pero he makes it. Hindi, inuna kasi nung kampe yung courier eh. Oo nga eh. Inuna nung kampe. And I think it's worth it. And nagsorry rin naman yung Queen of Pain. Kasi he could have, wala. No, anong wala? No stacks. Wala daw stacks. Pero to analyze that, uy, grabe, bounce pass, biruin mo. Oo nga, bounce pass eh. Yung tamang galawan talaga eh. Makachani. Pero to analyze that fight, inuna kasi ng Gondar yung ano, courier. Well, actually, mas okay naman talaga na unahin mo yung courier. And I think that's worth it. Kasi naunang namatay yung SF bago namatay yung QOP. So yung in terms of XP, oh, pero another aggressive blink in mula sa Queen of Pain. Nag-TP yung Sun King, best iniwan! Bahala ko sa buhay mo. Oh my G! Napa baby wave, pero the Tears of Joy! The Tears of Joy! Oh my G, super! Grabe! Oh, nice. Regeneration coming through. Pero na-cancel na. I think he shouldn't have done that. Pero yun. Tears of Joy ba yun? Kung ba't medyo nabubuhay-buhay ng onti yung that ano? Was Tears of Joy nga yun. Yung ano, yung ang tawag doon? Shadow Fiend? Oo. Anong tawag sa Tears? Infused Raindrops. Infused Raindrops. Infused Raindrops. Tears of Joy. Pwede naman na. Close enough. Close parang enough. Kasi yung tulo naman ng Raindrops, parang pero ito, double damage. Oh my G! Not. Eto na. This is what dominating. This is what I'm talking about, parang Swarly. And Kim Elizabeth with that Queen of Pain. 5-1 and 0. Best pick niya yun eh. 10 minutes in. Ah, napanood mo na siya dati. Napanood siya nung ganyan na ganyan nung last time. Kapag binigyan mo siya ng snowball on that QOP, he knows what he's capable of. Yeah, at hindi na yan lalayo. Ba't pa siya lalayo? Kung lumayo siya, patay siya sa race. Sobrang efficiency, one double damage. Sino mo? One double damage rune. Two kills. Yeah, and he knows his capability. Alam niya may double damage. Alam niya yung power ng scream niya. At alam niya to counter the Shadow Pain. Harapan mo lang. Normalan mo lang. Why not? Diba? At ayan na nga. Oh, yun na nga. Another kill. Really dominating. Hybrid on a roll. The heal bomb. And more importantly, Queen of Main has picked up the +10 strength talent. Kaya he really makunat-kunat. One of a really good talents, talent talaga para sa for the queen, yeah. Oh, +10 strength, plus that veil. So much life. 1300 and not even on the strength boots right now. Yeah, naka-int boots lang siya. Diba? Ilan daw ang average MMR nila? We don't know, guys. Pero this guy, assume namin mga 6k, 7k. Pretty sure mga these guys are aspiring pro players at kanina pa sila naglalaro actually since morning. So, and this is the finals. Dahil semifinals at finals lang ang ating isi-stream. Tama ba tayo dyan, Swarly? Oo nga. So, talagang tingin na like, may mental, may fatigue factor na rin itong mga to. Mahirap din naman. I mean, kami hirap na hirap kayo magkakas ng mga sunod-sunod na oh, sila pa kaya. Don't drew it. Medyo nag-aasim lang. That's four heroes rotating. Alam nilang siya yung mas easier kill, the Queen of Pain. Oo. Pero yung SF na naman, bestie! Hashtag Pugu Production. Pero tingnan natin dito, Nova will be committed on the Queen of Pain. Super slow. But, bestie, makunat-kunat na. And that's a level 13 QOP. Ang mga kalaban niya, level 5, level 6. Sino mo 1600 life that much time? Parang, sino mo ang kapatay sa kanya? Maski, kaya nga he knew
kontrolado talaga yung mga dives niya, as you were saying. Alam and niya yung wow, grabe. The Ender Shock, the Tali, the Normals. Isa pang normal, hindi. And with the track pala, may track na dito. The Queen of Pain is there. Tinan natin mula sa Gidli, oh, the baby wave! From three. From three, here comes the Tali once again. Here comes the Shadow Strike and another Scream. And ako, kaya bang ubusin niya dito? Tinan natin, Blink in normal, nandito na si Celebir. At tatlo pa ang natitira, dalawa, isa actually, isa ang nakatrack. Tinan natin, Degen Aura will help para makahabol at kahit meron kayong shrine. Let's see, walang mana ang QOP. Shadow Rays for the but SF. Isa. He is trying to kill the QOP, but the QOP, Blink in kahapon, kakamali. Asim. Medyo asim. That, yun parang, ang asim. Parang, so, look at that, 1,000 gold. On the side of Shadow Fiend, yes, he died, pero that is... Bawin-bawi. Bawin-bawi. Pero kasi... Nag-gets ko na eh. Yun ang asim na. Oh, yun ang asim. Yun ang iniiwasan niya kanina. Matamaan siya ng race. Pero... Kaya siya nag-blink para lumas. Hit yun lang yun. Overconfidence. Just bimbo things. They just lucky things. Just lucky. Just lucky. Si Bimbo kasi nagbago na. Alam mo naman si Bimbo. TI na yan eh. Tropa natin si Bimbo James. Alam niya na nag-race na eh. Nagdalawang race na eh. Tinamaan na siya ng race. Meron pang near-race eh. Kung baga, doon pa siya nag-blink sa near. Oo, sa near-race. Alam na ni Bimbo yun. Hindi gagawin ni Bimbo yun. Gagawin yun ni Lecky Rodriguez. Uuti naman ang attack speed ni Grobe. With the rotation of his bear plus the DJ aura. But ang bilis yung attack speed nun, bestie. Rabid. Rabid, bestie. Ay, naka-ano? Mask of Madness plus the naka-madness. Hindi kasi alam ko yung Rabbit, hindi ganun eh. No. Hindi ganun kabe. Ay, mabilis. Ayun. Pero nagulat ako, mas mabilis. Pero nagulat ako, Lone Druid, going for the actual Druid build. Kasi parang recently, ang sikat na build ngayon, yung Bear build. Sa Bear build eh, oh. Kasi gusto niya transform pa? Hininaan niya na. Yung kanyang, I mean, hininaan na yung, yung actual Lone Druid. Pero another aggressive blink in mula sa Queen of Pain. Hindi, gagawin niya na talaga lahat yan. No, kahit naman sinong player, on that position. Pero the regen rune is up, mukhang hindi nila kita though. Pero Shadow Shaman will spot it out soon. Maaga, bestie, ang aga. Vladimir's sa Bounty Hunter. Oo. Nako. Diba? Pag nakasama nito yung Queen of Pain. Plus yung Lone Druid, diba? I mean, ito yung... Oo. With the Vladimir's pick is up. Alam mong gusto nila mag-group up. Yeah, and the sustainability from the Queen of Pain, lalo na pagkasama niya yan at nakatrack. Nako po. Eba, oo. Hindi pa rin hindi na papapatay agad yan. Not going for the regen rune or min-maxing the healing. Pero mukhang hindi nga nila na-spot out yung regen rune. Oddly enough. Eh, baka nire-reserve ba yan? Oh. Pasok technique pa, baby wave! Ayaw pa. Meron ba? Wala. Meron, meron eh. Meron, pero I don't think he... Pero kung kung kinumit niya yun, isang normal na lang patay eh. Hindi, naka-curse kasi siya eh. Ah, na. Ah, oo, kaya baka maalanganin. Pa, tinan natin dito, Sandstorm technique. The Shadow Shaman will go down, pero from the other side, the equation, normal. Ang Cinnabar, Shadow Fiend with the Requiem. Tignan natin, normal lang siya, binabato ng tinapay, naka-repel. Mga kaibigan, mawawala ang bear, pero naharangan ni Earthshaker ang kanyang sarili. Echo Slama Jama sa isa, double kill for Somus, bawin-bawi ang Shadow Fiend dito. Tingnan natin, super heal, mula sa gilid may Nova na lumabas. At ayan, wala silang normal. Wave! Baby wave! Triple kill! Anong pagkakamali ang sinabi mo, Manjin? Ultra kill! At dito lang yan, syempre, sa Omen by HB Esports 2. And we can definitely say that Queen of Pain is dominating this game. This hashtag, game. Dominate the game! Iba? Bestie! Ay. Napabayaan sa kusina parang si Butters aka Adrian Prias. Ano ba ang unang kong basa sa pangalan ni Butters? Ano? Adrian Flies. Aw, gutom ka ba nung panahon? Gutom yata ako nun eh. Adrian Prias. Bestie! Akala ko, hindi alam mo, yung Shadow Fiend good na naka-double kill, hiwa-hiwalay din kasi pero yung that, ano eh. Four heroes ahead of that Shadow Fiend. Even yung support Gondar thanks to that track gold. But hold that thought, paring Swarly! This Earthshaker goes down! Shoutout yan sa tropa natin ni Asurai. Okay. Oh, I didn't see you there. Pero bestie, alam mo ang nangyari, napansin ko pala sa clash na yun. Hiwa-hiwalay kasi yung skills, yung Epicenter, yung Nova,
yung parang audition, yung echo, hiwa-hiwalay nilang na-execute sa laban na yun, imbis na yung gusto nila na dapat tabi-tabi, na dapat magkakasama. Dahil doon, wala. Ang taga-normal lang nila, Shadowfin. Oo nga. Pero, meron dito, pa-shoutout dyan kay KOP. Tio Balato, pag uwi mo, love you. Wow, meron mo ang may tropa pips ah. May tropa. Tropa pips. With feelings. Pips. At mga kaibigan, medyo naro-rogdo. Saktong rogdo lang naman. Hindi naman natin sinasabing rogdo na rogdo. Nakakuha na naman ang friend request nung si parang Manji. Oo nga. Hindi, madaming mutual eh. So, hindi ko alam kung sino. Pero shoutout sa'yo, kaibigan. Pero, item check, direct! Ayaw naman pala talaga! No, true it. Treads Maelstrom Hyperstone. So, very near that Mjolnir Mask of Madness. So, Orchid of Malevolence on that QOP. Plus the ages. No rest for the wicked. Walang aganims. Kung ako, early aganims ako agad yun eh. Sorry, kasi parang madalis mo siyang spam every 40 seconds. Oh, 40 seconds. 500 lang yung mana. May pa-babyweight. Sulit ka. Na sulit, oo. Oh. Pero malevolent eh, kasi gusto niyang puguin talaga yung Shadowfiend. Then, yung silencer. Pasukan niya lang yung silencer, tapos yun. Shadowfiend rushing the Black King bar. So, kailangan niya, oo. Oh. Kailangan niya. No damage from him though, so. Naasa siya sa talent. Sa souls. Sa souls. Venomancer kanina sobrang aga niya nag-Midas sa game nila. And look at this. Ilang minutes na. Walang ka-Midas. Walang ka-Midas, Midas. Piling ko it's too late na eh. Sa tingin mo ba kailangan pa mag-Midas niyan? Well, o isang core item okay na lang? Okay lang ang hero na okay lang mag-late Midas are the supports. Sila yung ma-okay lang mag-Midas. Carry siya ngayon eh. Carry siya, so no. Definitely not. Bestie and the Venomancer trying his best to defend the top lane using those plague wards. Tingin ko kung matalo pa sila dito. Pero yan na nga, si Jake the Snake, lumabas lalabas na. Ito na ang original wards, sabi ni ano. Sabi ni Shadow Shaman. Plague wards versus serpent wards. And bestie, kaya ang mananalo. The track Dota ay sobrang nagpe-pay off because anytime pwede lang matakot tong mga to kay QOP. Pag nag-blink itong QOP, ma-baby wave, malevolence, naku po. Walang mabubuhay. Walang mabubuhay. Dagger is up on the Earthshaker. Big item para good sa news. Kanila. This is a very good opening. Medyo nag-group up sila. Hindi pa nila to alam. Pero pumasok ang QOP. Tingnan natin dito. Pa-baby wave. Tinamaan. Goodbye, Silog. Ang Sand King. Walang epicenter. With King of Souls. Walang. Sumayaw sa hangin. Wala. Natawaan. Oh, pero yan na. Echo Slam has been committed. Poison Nova as well. Namamatay na yata this Queen of Pain. Pero the Blink will be available just a bit. Nandiyan na nga. And no casualties. On the side of the no casualties. That's a level 1, bestie. That's a level 1 Poison Nova against a level 17 QOP. Guardian Angel ni reveal. The Shadow Pain will go down. And I think this is game, Paring Swarly. No, buyback. Hindi pa nila kukuha yung Aegis. Aegis finally goes down. Everyone track up. Raxes are wide natin, open. Hanggat may Raxes, hindi pa tapos ang gera. Wala pa silang enough damage to kill the Rax, actually. Paring Swarly. And look at the lead. Similar to what Hybrid did in their last their game. Last game. Such dominance. 37 minus 10. 27. Beautiful math. Beautiful analysis. Oo nga. Eh, ba't naman si Manji nagle-level up? Hindi na lang siya play-by-play. Hindi play-by-play. Nag-math, science, history. History. Lahat na ng subject. Ilagay nyo na lahat dyan. Ano pa gusto nyo? Magtanong lang kayo. Professor Manjin. Oo, meron pa tayo. Poultry, lahat. Poultry. May baka, may pechay. Kanina, di ba? May farm. May farm, tayo. Lahat. Industry, environment. Agriculture. Economics. Mm-hmm. Economics, yeah. So, ano yung economical lead ngayon? The economical lead, let's check the network direct. Let's check the network. Look at the network graph, mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman, economically, 4,500 network difference. 45,000. That means if you were going to check it into the calculator, the scientific calculator, syntax error. Syntax error. Wala na akong masabi, Manji. Beautiful analysis. Beautiful analysis. Beautiful analysis. Mathematicians are now walking down the street saying, Dubadi, dibidad, dibidu.
At ayan na nga mga kaibigan, kung hindi nyo naintindihan ang pinag-uusapan namin ni Parex Warley, wala tayong magagawa nga eh. Hi na Q, but we need to state the obvious. Malala ang sitwasyon. Correct. Flexi laptop. Hybrid is dominating this game. Basag na pala yung rock sa baba. Di natin nakita. Malala yung nag-e-ekonomiya eh. Oo. Parang by Omen by HB lang. Dominate the game. Hashtag. Nakalimutan mo yung hashtag. Oo, nakalimutan. Hashtag dominate the game. Ayun na, naglabas ng mga serpentes. And, anak ko, makakatulong to sa pag-push. At alam natin yung mga wards na yun. Tick to 2 hits, mga bestie. And the top rocks, range rocks will go down. And another set of rocks. Mid set of tower looking like also dangerous. And the Venomancer will go down as well. Monster kill, parang Swarly. Ito na. Wait, lang, Global Silence has been committed. Medyo nag-back dito ng konti. Pero no, no fear. Para dito sa Queen of Fame. BKB into the Sonic Wave takes out one double kill. God, taking like out another triple kill para sa kanila. Walking like going for a team wipe na naman dito. Will they give the kill? Yes, it does. The at mega creeps na. GG na na. Somnus. Good game, Alpade. Yeah. A very quick win para sa side ng Hybrid dito. And if they continue playing like that, it is like a short series. Team Hybrid dominating this game. Parang Swarly, parang Omen by HP lang. Hashtag dominate the game. Ay, yun na nga mga kaibigan. No need to explain the MVP of that game. Wag na natin, kailangan natin sabihin. Mr. Kim Elizabeth on that Queen of Fame. 20-4 yung score. Indeed, tinan mo naman talaga. Queen of Pain talaga, ilan yung hero damage na ginawa niya sa game na yun? 6.3 fighting damage. Wait, yun yung scoreboard. Tingnan mo yung hero damage. Ah, ito pala yung score. Oh. Kala ko dun sa ano, wait. Saan ba na damage? Kami? Under damage, basic. Ayun. 23,000. So almost. Parang, halos 1,000 damage per minute ang ginawa niya. Oo nga, no? Hindi, 23,700. Almost 24,000 damages. Mas malaki pa sa time. Oh, nung inano natin. So, no need to explain, mga kaibigan, as caster.